Tsaka doon may nakita ako ho, yung mga nagbigay ng pera, no, nag-donate, mga super chat. Hindi ko nabasa kanina, mabilis kasi. Sana madaanan ko. Pero maraming salamat doon sa mga nagbigay, ano, para sa ekonomiya din. At saka yung mga ibang vloggers, mga kapatid natin, let's support them kasi kailangan ng mga taong yan ng pang-bail nila eventually. Ano ba yung pang-bail? Hindi ba pera yon? So nakita na ninyo. Bakit hindi mo tulungan? Magkano lang ang bail? Ba't hindi mo tulungan? Asa napunta yung membership mo? Asa napunta yung abuluyan mo? Asa napunta yung monetization mo? Challenge accepted, teacher! This presentation is for educational purposes only and does not constitute legal advice. It is recommended that you seek legal counsel for specific matters. Magandang umaga. Narito tayo para tanggapin ang hamon ni Attorney Libayan na i-discredit siya sa mga sinasabi niya. Kung gusto niyo akong i-discredit, itong payo ko sa inyo. I-discredit niyo yung mga sinasabi ko. Kasi sa ganong paraan, malalaman ng mga tao na mali-mali pala si Attorney Libayan. Challenge accepted. Challenge accepted, teacher! Yan, tuloy natin. It's a matter of survival for her. Kaya niya po in-upload yung video niya ngayon. Ito, it's a matter of survival, sabi nila. So you will prove that in court. It's a matter of survival. Ito, ang argument ko dyan. Ilang tao dito ang nagkaroon ng mga sitwasyon kung saan pinagbantaan kayo ng buhay nyo. Ano? I'm sure marami. Ako maraming beses din ako, pinagbantaan ako ng buhay ko. Diba? Ilang beses sa inyo ang naisip na, uy, pinagbantaan ako para makapag-survive ako kasi mamamatay talaga ako kapag hindi ko in-upload itong video na ito. Diba? Mamamatay ako eh. Hindi ako makakasurvive kapag hindi ko in-upload yung video. Kailangan kong i-upload yung video. Life and death situation yan. Ilan? Raise your hand. Ako hindi. Never ko naisip mag-upload ng video para mabuhay ako. Diba? Siguro magtatago ako. Diba? Lalapit ako sa police. Ako hindi. Never ko naisip mag-upload ng video para mabuhay ako. Kinain na naman ni Baby Boy ang sinabi niya. Hindi na naman sinunod ni Baby Boy ang legal opinion niya. Hindi daw siya magbi-video. Hindi niya raw may isip na mag-upload ng video para mabuhay siya. Pero ang inuna ni Baby Boy mag-content muna bago i-report sa police gaya ng payo niya. Mga batas natin at syempre, tulad nga ng sinabi ng mga ano, nag-threat, mag-ingat tayo. May alam pa ba kayong ginawa ni Baby Boy na mag-content muna bago mag-report sa pulis o magsampa ng kaso? Yan si Out of Order. Like nyo pang stream para sa ekonomiya. Tama yun. Para mahalin naman tayo ni Google. Baby Boy, pakipaliwanag mo ulit ito. Sabi ko sa inyo dito, ang salita natin dito, may ebidensya tayo. Yan ang rason kung bakit takot sa atin si Boy Bantot at itong si Libayan na makipagdiskusyon. Pakinggan natin ulit. Sabi niya ha, hindi raw pera ang kailangan eh. Hindi yun ang kailangan nilang tulong. Pero bakit dyan sa channel mo may hingian ng tulong? Merong GoFundMe is waving at GCash. Ha? Yang mga vlogger mo na ang yayabang, ang dami namin views. Ang dami namin views. Sa amin lang yan. Pero nung nakasuhan, hingi. Nakita mo pagkakaiba dito sa amin? Hindi ganun. Pakinggan natin ulit. Tsaka yung mga ibang vloggers, mga kapatid natin, let's support them. Kasi kailangan ng mga taong yan ng pang-bail nila eventually. Ano ba yung pang-bail? Hindi ba pera yon? So nakita na ninyo. Bakit hindi mo tulungan? Magkano lang ang bail? Ba't hindi mo tulungan? Asa napunta yung membership mo? Asa napunta yung abuluyan mo? Asa napunta yung monetization mo? Sasabihin sa akin, Melo, wala kang views. Wala naman akong kaso. O ngayon, ang gawin nyo, kasuhan nyo ako para magkakaso ako. Ganun lang naman yon. So nakita na ninyo yung unang kaplastikan dito ni Bebe Boy?